isa po akong silent listener sa channel nyo. Hinding-hindi ko po pinapalagpas lahat ng kwentong ninanarit nyo. At araw-araw po ay nakaantabay ako sa mga bagong kwento. Gusto kong magbahagi ng sarili kong karanasan. Subalit gusto kong ikwento muna ang karanasan ng aking lola. Narinig ko na to na paulit-ulit sa mga tiya at tiyo ko at maging sa nanay ko, kaya tumatak na ito sa akin. Yeni na lang po ang itawag niyo sa akin. Dito na ako lumaki sa Cavite, pero ang pamilya ko po sa mother side ay nakatira sa isang baryo sa Negros Occidental. Buntis noon ang lola ko sa kanyang pang-apat na anak, si Tito Leo. Gabing-gabi na noon at bilog at maliwanag pang buwan. Palibas sa malayo at nasa abas ang mga banyo noon. Nagpasama si lola sa aking lolo. Magbabawas ang lola ko noon habang si lolo ay nakabantay sa di kalayuan. Hindi siya eksaktong malapit kay lola o sa mismong pinto ng banyo. May mga ilang hakbang ang layo ng pwesto ni lolo mula sa banyo na kinaroroonan ni lola. Siya nga pala, walang bubong o harang ang sa taas ng banyo noon. At kadalasang hukay lang ang banyo nila noon. Nakita ko yun noong magbakasyon ako sa probinsya. Habang nasa loob ng banyo si lola, nakarinig siya ng pagasbas, kaya napatingala si lola para tingnan kung ano yon. Sakto naman pagtingala niya, may nakita siya kung anong bagay na singlapa daw ng malaking bilaw na lumilipad. Madilim kasi kaya hindi siya sigurado kung anong klaseng nilalang ang nakita niya. Basta, malapa daw ito na lumilipad at tumakip pa sa liwanag ng buwan. Maya-maya lang, nakarinig si lola ng pagbaksak. Parang may kung anong bagay na lumagapak sa damuhan. Medyo kinakabahan na si lola noon, pero nagpatay-mali siya lang siya. Pero kasunod ng paglagpak na iyon, nakarinig siya ng gumagapang at tunog na humahawi sa damuhan. Doon ang kinabahan si lola. Hanggang sa di kalayuan, may nakita si lola na parang bola na gumugulong papunta sa kanya. Ang bilog na gumugulong na iyon ay biglang tumayo at naging tao. Doon na kinabahan si lola at sumigaw at tinawag si lolo. "Yoy, aswang!" Nasambit ni lola. Kaagad namang tumakbo si lolo para saklolohan si lola. Dala ang kanyang itak. Pero bigo si lolo na abutan ang nilalang na iyon. Mabuti na lang at ligtas si lola. "Kubot, sir," ang madalas nilang tawag sa ganong nilalang. Kubot. Sa ngayon po, biyudo na si lolo. At mga ilang taon na ding wala na si lola. High school ako nung magkasakit si lola, hanggang sa hindi na niya kinaya. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. At pasensya na din dahil hindi ako marunong bang compose ng kwento. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Yeni ng Cavite. Ako po ay isang avid listener. Ang pangalan ko ay Ella. At nakatira ako sa Bacolod City. Ako ay nakatira na ngayon sa Binyan. Ang kwento kong ito ay tungkol sa nanay ko na nagpalaki sa akin.
at ang driver namin ng taxi sa Bacolod. Nung bata ko, yung nanay ko ay kadalasang kumukuha ng yaya kasi nagtatrabaho sila ni Papa sa isa sa pinakamalaking kumpanya. Busy sila tuwing Linggo at minsan night shift pa. Si Manang Neneng, hindi niya tunay na pangalan, ay napakabait. At siyang nag-alaga sa akin nung baby ako. Si Kuya Balot naman ay driver ng taxi namin na negosyo din namin. Only child ako. Si Manang Neneng mahilig sa baile. May fiesta, pamaili. Nung 3 taong gulang ako, kasi nakakapagsalita na ako, sabi ni Manang, sa diskuan, doon pala sila nagkita ni Balot. Naging sila at nabuntis si Manang. Umalis naman siya sa amin at nag-apply si Balot bilang driver sa amin. Paltera yung nanay ni Manang Neneng at may alam sa mga panggagamot, kaya lang sobrang layo pa sa Bacolod. Si Balot, ginawa niya ang lahat na antabayan si Manang. 6 na buwan na siya noong buntis. At yung bahay nila is nipa at gawa sa kawayan ng mga sahig. Malapit sila sa creek dahil nag-i-squat sila. At sa kabila ng creek ay tubuhan ng isang landlord na papunta na sa isang real estate na that time hindi pa dinidevelop. Gabi-gabi raw, may naririnig silang 2 tiktik. Takot na takot daw sila at ginagambala sila ng 1 linggo. Noong hindi na nila nakayanan, pumunta na ang nanay ni Nang Neneng at binigyan sila ng ikupage, lana at tinuruan ng ibang mga pangontra. At isang gabi, sumasakit yung siya ni Manang at hindi siya mapakali. Lumabas si Kuya Balot at kumuha ng kahoy dahil magiinit ng tubig. Nakatihaya si Manang dahil pagod at nag-extra sa paglalaba. Nakatulog siya ng konti at pagmulat niya, laking gulat niya na may mahabang dila sa tiyan niya. Kitang-kita niya yung aswang sa itaas ng bubo. Sumigaw siya ng aswang at biglang nawala yon ng 1 segundo lang. Pumasok si Kuya Balot at naalala niya ang sabi ng nanay nila. Umikot daw ng 7 beses sa buong bahay, tas murahin mo yung aswang. At sa 7 beses, may nakasagupa siyang malaking asong itim at namumulang mga mata. Napaihi si Balot at hinamon niya ang aswang. Sigaw ng sigaw si Manang. Maraming kapitbahay ang pumunta, dala mga itak. Tumakbo ang aso sa sapa papunta ng tubuan at nawala. Takot na takot sila. Hindi sila makatulog. Pumunta sila sa bahay namin para doon magpahinga. At kitang kita ko si Manang. Napakaputla niya at naiiyak. At doon siya nagsimulang magkwento sa amin. Sa lugar ho namin, may isang tanyag na aswang. At yun din ang aswang na tumagambala sa akin nung maliit pa ako. Kinuwento ni Manang sa akin lahat. Sumailalim din ako sa Batakan nang dahil doon. At ito pa, yung tanyag ay nakikita ko araw-araw sa subdivision na naglalako ng gulay. At maniwala kayo hindi, since 1980s ko pa siya nakikita. Walang pinagkaibang mukha niya or signs ng katandaan hanggang ngayon. Wala daw kasing magmamana ng pag-aswang niya. Maraming salamat po